Good morning mga kababayan at magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating mga viewers, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. At nandito pa po ngayon sa bangkal, hindi pa po umuwi ng Digos. Kasi mga kababayan, may dalawang sobre pa po yung ibibigay ko sa mga kasama. Yung para sa kanila, ito po. Galing po ito kay Tito Efren. Kasi wala sila kahapon, kasi may trabaho sila doon sa kinuskusan mga kababayan. At ngayon, nandito na sila at ibibigay ko na po ang para sa kanila. Kay Tony at saka kay Barito, Kang Bambo. Ayan, mga kababayan. At bigay natin to mga kababayan sa ating mga kasama sa bahay. Ayan. Ito natin para walang masabi po. Baka kinukurakot ko. Ayan, mga kababayan. Ayan na po si ang pamangkin ko, ayan. Para po sa kanya po ito. Hindi ko po kinukurakot 'yan. Ayan, para sa kanya kasi may pangalan na 'yan, para sa kanya talaga 'yan. Ano masasabi mo kay Tita Jennifer at Tito Efren Jong? Ah, maraming salamat po Tita Jennifer at Tito Efren sa pagbigay mo sa atin. Malaking tulong po ito. Wala na akong ibang sasabihin. Salamat. Maraming salamat. And God bless. Thank you. At ibibigay ko na po sa aking kapatid, sa aking nakatatandang kapatid, ayan. At kay Tita Efren, galing yan kay Tito, Tito Efren at kay Tita Jennifer, ayan. Anong... Salamat. Ayan. Ayan, at binilang pa niya, baka kinunan ko. Ayan, para sa kanya talaga yan. Bilangin mo kung magkano. Kaya kasi hindi ko alam kasi kung magkano yung laman ng sobre na binigay sa kanya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,000! At yan po mga babayan. At ang saya-saya nila, yung mga nakasama ko dito sa bahay, lahat po sila ay nabibigyan po ng pera galing sa ating mababait na sponsor ni Tito Efren at Tita Jennifer. Ayan, at maraming salamat po. At may dalawang sobre pa akong hindi naibigay kay Tony at sa kay Bambo, yung kay Barite. Ito na si Tony Boy, ibibigay natin Ton at Ton kay Johan ako kasi kayo kong sila ba nga. Para kung ihatag din mo ba? Kasi mingon sila ba? Paman ihatag ni Idir? Ara, muha. Ayan, pasalamat lang kay Tito Efren. Tito Efren o ka Jennifer. Ayan. Pasalamat ka ni Tito Efren o ni Jennifer. O, Tita Jennifer, ayan. Natanggap na nito ni yung ano niya mga kababayan, yung sobre niya. At ito, ka Bambo po to. Ayan, ka Bambo po ni. Ayan, at maraming salamat at may bonus pa yung mga kasama ko mga kababayan. Ayan, mabait po yung sponsor. At ayan, thank you. Ayan mga kababayan, at antay natin si Bambo mga kababayan para makauwi na din kami ng Digos. Kasi sila lang yung po yung inantay ko kasi hindi ko po dito ibigay sa kanilang asawa. Gusto kong mabigyan ito, talaga sila po yung talaga yung mabigyan natin mga kababayan. Sila yung kukuha nito, hindi yung mga asawa nila. Kaya inantay ko kasi ngayon ang uwian nila. Ngayon sila nag-uwi galing trabaho. At ito yung magiging surprise nila mga kababayan. At hindi nila akalain na makatanggap pa sila ng bonus galing kay Tito Efren at kay Tita Jennifer. Hindi po nila alam na makatanggap po sila nito. Kasi kami din, hindi ko din in-expect na may bonus na ibibigay si Tito Efren. Hirap po mga taong ganyan mga kababayan kasi yung nagpapagawa ng bahay hindi po talaga nagbibigay ng bonus yan. Hindi nga nagbibigay ng pangmerienda, pero si Tito Efren malaki po yung binigay niya mga kababayan. Malaki pong pira yung nilaan niya para sa mga kasama ko at para din sa akin. Ayan mga kababayan, at dito muna ako kasi mamaya uuwi ako ng Digos. At pasilip ko na lang po sa inyo yung dragon fruit dito mga kababayan na malapit. May fan kasi dito ng dragon fruit. Ayan na, marami na pong mga bunga. At malapit na po yung mahinog. Ayan. Pakita natin mga kababayan yung mga dragon fruit dito.
Dumating na din yun si Bambo. Bambo, Bambo, si Bariti. Ayan, dumating na mga babayan at bibigyan na natin yung para sa kanya. Yung sobre na galing sa mababait na sponsor. Ayan. Ayan mga babayan at nandito na si Bambo. Ayan. Ayan na po si Bambo. Ayan. Ayan po Tito Efren. Nabigay ko na po sa kanya. Ayan o. Salamat. Salamat kay Tito Efren. Salamat Tito Efren. Gida, bilangin mo. Bilangin. Buksan mo ang bintana ng puso ko. Kung magkano'ng laman yan. Baka... Yan, marami ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pieces. Grabe, ang saya ni Bambo. Thank you. Lipay ka, lipay. Lipay kayo. Saya mga kababayan. Ang saya po nila mga kababayan at nakatanggap sila ng bonus. Pabonus galing sa mababait nating sponsor. At ulit, magpasasalamat kami kay Tito Efren na... Hindi namin in-expect na magkaroon tayo ng ganyan, buddy. Hindi mo in-expect, buddy, na magkaroon ka ng ano dyan, bibigyan ka pa ng pabunos. Ayan. Masisipag po sila na kasama natin sa paggawa ng bahay ng Kisister. Sila po yung masisipag natin mga kasama, mga kababayan. Ayan. At maraming maraming salamat, Tito Efren. God bless po. Ayan. Magandang araw, mga kababayan, sa mga solid viewers sa... Pugong Gahiro at sa solid viewers ng PB Panday. Ayan, at magpapasalamat lang po ako ulit sa sponsor ng bahay ng Kisister kay Tito Efren. Dahil po hindi namin in-expect na makatanggap kami ng bonus. Yung lahat na mga kasama ko mga babayan, silang lahat po yung naka, pati na yung naka sa electrician ay binigyan din ni Sir Paul. Lahat po ng nagiging trabahante ng bahay ng Kisister po ay nakatanggap sila ng bonus. At itong mga kasama ko, sila Justuni, si Cesar, kahit pumanaw na yon, mayroon din. At binigyan na lang dito sa ila Justuni, yung pamangkin niya sa pamilya niya mga kababayan. At... Ayan, si Bambo, ayan, ang tuwa niya, at ang tuwa po siya mga kababayan kasi, ano, yung, mayroon siyang cellphone ngayon na, ayan, inutang pa daw niya yan, at, nagpapasalamat siya na, nagkaroon siya ng 10K ngayon, kasi maimpas yung cellphone niya mga kababayan, mababayaran na niya yung inutang na cellphone, ayan. At may mga plano yung Panginoon kaya nagkaganon kasi si Tony po yung mga babayan kasi yung ano niya stepfather ay pumanaw din at nakatanggap din siya ng bonus galing kay Tito Efren. Parang sinasadya ng Panginoon mga babayan na may magagamit talaga na pira. Ayan, tulad sa kanya na bago lang yung cellphone niya. Ayan, at dumating yung anong tawag nun, buenas, yung regalo galing kay Tito Efren, yung bonus. Ano na yung mga kababayan, masold na yung problema niya mga kababayan. Ayan at talagang maraming salamat po Tito Efren, napakabait mo talaga. At hindi po biro yung mga pira na binigay mo para sa amin. At sayang-saya po ako Tito Efren dahil sa binigay mo sa akin, makabili po tayo ng lupa. Kahit ano mga babayan, lupa mo na yung unahin ko. Saka na yung bahay, kung meron na namang ipon, mag-iipon naman ulit para makabili tayo at makapagpatayo tayo ng barong-barong kahit maliit lang po na bahay. Importante atin mga kababayan. Yung pira na binigay ni Tito Efren sa akin, yung para sa akin na bonus, may naipon din ako kunti. At may ano pa mga kababayan, may natitira pa din sa sahod ko doon sa paggawa ng bahay ng Kisister. Ayun, yung mga pira na yun ay ibibili ko po yun ng lupa
na pagtatayuan ko ng bahay sa susunod na siguro, hindi iwan ko kung kailan. Ang importante, may lupa po ako mga kababayan para pagdating ng panahon, mayroon na po akong pagtitirika ng bahay. At mahirap po na wala tayong sariling tahanan, palipat-lipat po tayo ng tirahan at napakahirap po nun. Kahit makapagtayo lang ako ng maliit, okay lang, okay na po sa akin yon. Importante akin yung bahay na yon. At salamat talaga ako, lalo na po kay Sir Paul. Kung hindi dahil kay Sir Paul mga kababayan, hindi po siguro maiba yung takbo ng buhay namin. O yan. Si Sir Paul po yung dahilan kung bakit naiba yung takbo ng buhay namin mga kababayan. Kasi dati hindi namin natutunan ang ganito, yung pagbablog. Hindi namin to natutunan mga kababayan. At wala din sa isip namin na ganito yung gagawin namin. Kasi yan si Peter Paul, kasama ko yan dati. Dati kami po yung gumagawa sa pinapagawang bahay dito sa Mindanao ni Sir Paul. Isa lang po yung hindi namin nagawa, yung bahay ni Aisa, yung sa Kalinan. Yung unang pabahay ni Sir Paul dito sa Mindanao. Kasi yung kasunod noon kang Irina. Lahat ng mga pabahay ni Sir Paul doon sa Pakibato District, kami talaga yung gumagawa. Ang kasama ko pa noon, si Peter Paul, siya pa yung kasama ko doon mga kababayan. Kaming dalawa yung partner dati. At natutuwa ako at nakilala namin si Sir Paul talaga, si Mang Ili. Ayan, pasalamat din kami kang Mang Ili kasi connection na po yun mga kababayan. Si Sir Paul, si Mang Ili ay magkakilala. Tapos si Mang Ili at si Peter Paul ay classmate sila dati. At si Peter Paul, ako, kaibigan kami at pare din. Ayun, kaya nagkaganon yung PB team. Nabuo kami mga kababayan. Na regular kami kay Sir Paul na pag may bahay nang gagawin, kami talaga yung gagawa. Kaya doon nag-umpisa mga kababayan yung relasyon namin kay Sir Paul. Ayun. At nakilala kami sa mga viewers din ni Sir Paul. Ayan, na sumusuporta din sa aming mga channel. At talagang malaki pong opportunity mga kababayan na nakilala namin si Sir Paul kasi kahit papaano ay naiba yung takbo ng buhay namin. Ayan, dati wala man akong pili sa trabaho kasi dati kahit anong trabaho, alam naman natin, kahit sa bukid, kaya naman nating mamundok mga kababayan, kaya naman natin magtanim-tanim kung ano-ano. Hindi naman tayo maarte sa mga trabaho mga kababayan. Pero iba yung kitaan doon kasi matagal kang kumita doon. Tagal yung kitaan kasi yung anihan, matagal yung anihan mga kababayan. At yung nandito na kami kasi Sir Paul, kahit papano ay may income kami mga kababayan. At maraming salamat din sa mga viewers ko, sa mga viewers ng Pung Bahero, sa hindi nag-skip ng ads. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Yun lang po yung hihingi namin sa inyo. Wag nyo lang po skip yung ads. Malaking tulong po yun para sa aming team. At sana balang araw makasama na din ako nila Sir Paul habang wala pang ginagawang bahay. Dahil sabi ni Sir Paul, yun po yung sabi niya sa akin na sasama daw ako sa kanila pag wala akong ginagawa mga kababayan. Ayan, at balik tayo kay Tito Efren. Kung nandito lang si Tito Efren siguro sa harapan namin. At talagang napakasaya sa mga kasama ko, masaya po sila lahat dahil hindi nila alam na may para sa kanila. At ako din, hindi ko rin in-expect na ganun kalaki yung ibibigay ni Tito Efren sa akin mga kababayan. Hindi ko in-expect yun na ganun kalaki yung para sa akin. Kasi nga may ano naman ako, may kung tawag doon, may may prosinto naman ako doon sa bahay.
sa mga materialis kasi porsinto po yun ang ano da ang ano doon mga babayan partida ayun. Hindi ko na inexpect mga babayan na bibigyan pa ako ni Tito Efren ng ganun kalaki po. At maraming salamat Tito Efren dahil sa pira na yon ay makabili po tayo ng lupa. At abangan niyo lang mga kababayan kung babayaran ko na po yung lupa. Abangan niyo ako mga kababayan, mag-video ako para makita ninyo. Kasi malapit lang po sa Kisister yung gusto kong bilhin na lupa. Ayan, doon ako bibili para magkapit bahay na kami ng mga Kisister. Doon po ako titira kasi sa dito talaga kami ako na sana ay makababayan kasi ito po yung dito po ako lumaki sa barangay na ito. Dito sa barangay Bangkal, dito po ako namulat. At maraming salamat sa inyong lahat sa laging panunood, sa walang sawang pagsuporta sa buong team, sa Pugong Biyahero, sa PB Team Davao. Ayan, maraming salamat sa inyong mga kababayan at God bless po sa inyong lahat. Ayan mga kababayan, rin ka ba kayo magkotapad ta? Dito ba kayo, pagwapo sa kulit. Ayan mga kababayan, at magpapasalamat din ulit si Logistini dahil po mga kababayan, yung sila po pa do sila si Gistoni, ako at si Nunoy. Kami lang po yung nandoon kahapon kasi silang Bambo. Ayan, may trabaho po sila doon sa ano mga kababayan sa Kinuskusan kaya hindi po sila naka-attend, sila Tony. Kapatid ko hindi din sila yung para sa kanila mga kababayan, para nila kay Gistoni, kang Larry Bird at yung kay Titi, yung kang Cesar na pumanaw na po, na siya po yung inabutan ni Sir Paul. At nakita man nyo doon sa vlog kahapon sa pagbibigay ni Sir Paul ng mga sobre, ang sa kanila ay si Sir Paul na po yung nagbigay. Ang sobre lang na binigay sa akin mga kababayan ay tatlo lang po, kang Bunjong, yung sa pamangkin ko, at kay Bambo, kay Barite, ayan, at kay Tony. Yun lang po yung tatlong sobre na binigay ni Sir Paul sa akin na wala hindi nakapunta doon. Kaya magpapasalamat ulit daw si Justone sa kay Tito Efren para po maalam ko naman makikita to ni Tito Efren. Ayan, nanonood din yan sa mga vlog ko. Ayan, hindi nila in-expect na magkaroon pa ng bonus. Hindi nila alam at ang saya-saya po nila mga babayan na natanggap po nila yung para sa kanila. Ayan, at magpasalamat ka pre kay Tito Efren. Salamat po Tito Efren sa ibinigay nyo sa amin na bonus. Hindi namin akalain na magbigay ka pa dahil tapos ng project. Salamat po, taos puso po namin magpapasalamat sa iyo. Hilak mo ka. At saka doon sa tiyuhin ko na pumanaw na, salamat din sa tulong nyo Tito Efren. At saka sa papa ko din, ako man ang naka-receive. Ayan. Salamat po at, Tito Efren. Ayan, at yung sa papa niya binigay niya kagabi pero hindi na kumpleto. Joke lang po yun mga babayan, joke lang po. At buo yung binigay niya, buo. Kasi yung sobre, hindi man yun pwede natin, mga kababayan, kasi nakadikit na po yun. Hindi na po natin pwede yun na, iwan ko lang kung sa iba siguro pwede. Pero sa akin, pwede rin. Pero, ayan, hindi natin gagawin yun. Kasi yung para sa kanila talaga, na deserve nila na matatanggap, yun talaga yung para sa kanila mga kababayan. Kaya hindi po natin pwedeng anong tawag doon? Kwaan, kupitan, o ano ba, o sa Bisaya pa, kupitan. Hindi po pwede yun mga babayan kasi nga hindi tayo makatatakas nyan kasi may Panginoon pero nagkasala na ako. Ayan mga babayan. At si Larry Boy, may lagnat. Ayan Dre, pakita natin si Larry Boy para yan. Maraming salamat Sir Efren, sa yung binigay mo sa amin. Nga dako na kayo ikatabang sa amin. Daghan kayong salamat. Marami dang salamat ito Efren sa binigay mo kang Larry Bird na para sa kanya. Kasi si Larry Bird mga kababayan, explain ko lang sa iyo bakit na wala siya doon sa bahay.
Kasi hindi na po niya kaya na magtrabaho ng mabibigat. Yung mga kaya pa naman, pero talagang ano, mga kababayan, may something na, kasi matanda na po ito, malapit na po itong mag-80. Joke lang. Senior citizens na po si Larrybird, mga kababayan, kaya mas mahirap na talaga, kasi ay yung mabigat na trabaho, talagang mabigat yung construction, mga kababayan, lalo na po kasi manumano yung paghahalo, talagang napakahirap, mabibigat po yung mga binibitbit mo, yung naraw-araw namin ginagawa. Ayan, talagang mahirap po talaga sa construction, mga kababayan. Alam na po yan ng ating mga manonood dyan na construction worker din. Alam na din nila yung mga trabaho na ganyan, kasi mahirap talaga yan. Pero, ayan. Yan na din, isang guy. Ayan o, tatakas na po si Larrybird. Ito yung friend, ayan. Talagang nagpapasalamat talaga kami. Ayan, po sila Bambo. Laki po ng ngiti nila, mga kababayan, dahil kaya nga hindi nga alam na mayroong bonus na matatanggap. Sayang lang at hindi sila naka-attend kahapon sa ribbon cutting, kasi may si Larrybird galing din ito ng Kalinan at naka-uwi sila hapon na tapos na po yung ribbon cutting, at si Bambo ngayon lang din naka-uwi kasi nga pamilyado na po, mga kababayan, at kailangan natin magtrabaho kasi para po sa ating pamilya. Ayan po, mga kababayan, at ngayon lang po naka-uwi si Bambo at si Tony, kasi kasama sila doon sa kinuskusan. At si Bunjong, kahapon ng hapon dumating, at kasama sila Larrybird. Kasi yung project nila, Bunjong, nandun sa malapit lang po doon sa tinitirahan ko dati, at tinirahan niya. Kasi doon sa Saloy man yun nagtatrabaho. At shout out pala dyan sa taga Saloy. Shout out dyan sa... Sa kuang... Maglang si... Bayaw. Diding Enrique, suga kong bayaw. Si Dudong Enrique, suga ko ang mga pagmangkin. Pamangkin. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Baka makapanood po kayo dyan. Ako po, Iksoon, si Norma, sa Kabunbon. Ayan, sa mama ni Peter Paul. Aldrin. Kasi yung Brilio. Mama ni Peter Paul, mga kababayan, si Ate Norma, yun, ay kapatid ni Larrybird. Yon, ano yan, nakakatandang kapatid. Ayan, si Ate Norma. Pamangkin po niya si Peter Paul. Ayan, at maraming maraming salamat sa inyong lahat ulit. At ang mga para sa kanila, Tito Efren, ay naibigay ko na po. Yung para sa mga kasama ko na wala kahapon, ay nabigay ko na po, Tito Efren. Ayan, at maraming maraming salamat ulit sa iyo, Tito Efren. At God bless po, Tito Efren.